Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mga nakatira sa ibabaw ng fault line sa Ormoc City, pinalilipat na ng Feebox matapos ang magnitude 6.5 na lindol noong nakaraang linggo. Mga power plant na nasira ng lindol, sinimulan na rin ayusin. Bilang ng mga nasawi sa Marawi City crisis, umabot na sa halos 500. Pag-ibig Fund, may 6 na buwang moratorium sa lahat ng loan at remittance payment ng mga apektado ng Marawi crisis. Mga tauhan ng NCR Police, nagsanay sa anti-crowd disturbance management pinapaganda sa mga isasagaw protesta sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Rehabilitasyon ng mga sumukong drug user, tututukan ng bagong pinuno ng Dangerous Drugs Board na si dating General Dionisio Santiago. Championship game ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa UNTV Cup Executive Face-Off mamayang gabi na. Mga dating professional basketball players at executive selections maghaharap naman sa isang exhibition game. At sa ating serbisyong kasangbahay, Lola na mag-isang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya at mga apo, pinagkalooban ng makinang panahi at grocery items ng programang Munting Pangarap. Magandang tanghali, umabot na sa mahigit 51.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa Leyte ng magnitude 6.5 na lindol noong nakaraang linggo. Nasa telepono si Lea Ilagan para sa balitang yan. Lea. Magandang tanghali sa floor. Ayon kay NTRRMC spokesperson Romina Marasigan, nasa 1,700 kabahayan din ang napinsala ng pagyanig, kung saan 700 bahay, isa na sabing bilang, ang tuluyang winasak ng lindol. Bukod sa mga gumuhong gusali, nagkabitak-bitak din ang mga classroom at may mga natumbang poste ng kuryente. May 14 kalsada din at 10 tulay ang nagtamo ng pinsala, pero nananatili namang nadadaanan ng mga motorista. Samantala, umakyat na rin sa 329 ang mga nasugatan dahil sa lindol, habang nasa 9,000 individual naman ang nagsilikan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Leilaga. Nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Inirekomenda ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibol sa lokal na pamahalaan ng Ormoc, Leyte, na ilipat ang mga residente sa barangay Tungonan dahil sa ibabaw o nasa ibabaw ng fault line ang kanilang mga bahay. May report si Jeneline Gakit. Nag-inspeksyon ng T-Box sa mga bitak na natagpuan sa barangay Tungunan sa Ormoc City. Ito ang barangay na lubos na naapektuhan ng tumamang 6.5 magnitude na lindol sa Leyte Province noong nakaraang linggo dahil nasa ibabaw ito ng gumalaw na Philippine Fault. Mahigit 160 mga bahay sa lugar ang totally damaged at 300 naman ang partially damaged. Ayon sa P-Box, lahat ng mga residenteng nakatayo ang mga bahay sa ibabaw ng fault line ay dapat na ilipat ng lugar. Dapat din na ang mga istruktura na itatayo ay hindi bababa sa 5 metro ang layo mula sa fault line. Samantala, sa kabila ng matinding pinsala sa Ormoc City, hindi pa rin makapagdeklara ng state of calamity ang lalawigan. Ayon kay Mayor Richard Gomez, 2 lamang sa 5 criteria ng Office of the Civil Defense ang kanilang naabot. Dahil dito, hindi pa nila magagamit ang kanilang calamity fund. Kaya naman, umaasa sila ngayon sa mga donasyong nagmumula sa iba't ibang mga grupo at individual. I always want an NGO to be there kapag meron may donate. Ayokong ma-experience ng donors before na yung nangyari sa Yolanda, binigay lang sa gobyerno and then nawala, hindi nila ma-account for yung mga dinodonate nila. So, Jeneline Gakit, UNCB News and Rescue, Ormoc City. Sinailalim ng Department of Health sa Code Blue Alert ang mga government hospital na nasa Visayas na naapektuhan ng magnitude 6.5 na lindol. Ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Eric Tayag, ang mga ospital ay nasa Eastern Visayas at mga lalawigan ng Bohol, Cebu, Negros at Surigao. Kapag nasa Code Blue Alert, lahat ng mga doktor at nurse sa mga ospital ay naka-duty upang masigurong may mga mag-aasikaso sa mga pasyenteng apektado ng lindol. Ipinainspeksyon na rin ng DOH ang mga pribadong ospital sa mga lugar na tinamaan ng lindol
upang masigurong walang pinsala at maaaring pagdalhan ng mga pasyente. Nagsagawa ng aerial at ground inspection si Energy Secretary Alfonso Cusi sa iba't ibang power plant at geothermal facility sa mga lugar na apektado ng magnitude 6.5 na lindol noong Huwebes. Ayon sa kalihim, nagsasagawa na ng bypass at build back better strategies sa mga naapektuhang power plant. Samantala, inaasahang may babalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa loob ng 3 hanggang 7 araw. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na unti-unti nang nasusupil ang Maute Group na kumubkob sa Marawi City. Ang sa AFP, umabot na sa halos 500 ang bilang ng mga nasasawi sa magit sa buwan ng giyera sa siyudad. Narito ang report ni Victor Cusare. Itutuloy pa rin ng militar ang pagsasagawa ng airstrike sa mga lugar na pinupwestuhan ng mga sniper ng Maute Terrorist Group upang maiwasan ang maraming casualty sa tropa ng pamahalaan. Maraming gusali at tahanan din ang kailangan pang suyurin ng militar upang masigurong walang naiwang bomba ang mga umaatras na bandido. Ayon sa AFP, kapansin-pansin naman sa ngayon na mahina na ang puwersa ng mga kalaban. Medyo humina, no? If you compare ng scale of 1 to 10, kung yung una is 10, ito nasa mga 1 na lang dito sa area natin. Subalit wala pang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang gulo sa Marawi City na nagsimula noong May 23. Sa tala ng AFP, sa 47th araw mula nang sumiklab ang krisis, 366 na bandido na ang napatay sa bakbakan, habang 87 sa panig ng AFP at PNP. 39 na sibilyan na rin ang nasawi. Subalit patuloy namang naililigtas ng militar ang ilang sibilyan na naiipit sa labanan. Nitong Biyernes, 4 na sibilyan ang nailigtas ng AFP matapos ang mahigit 40 araw na pagtatago upang huwag mahuli ng mga terorista. Kitang-kita po namin dahil parang namin sila sumilip kami kunti. Kung pwede ba kami makalabas, mahirapan tayo dito, parang mamatay na siguro tayo dito. Kaya naisip namin na maghanap lang tayo ng paraan, parang makontak natin yung army. Coordinated po yung habang nate-check sila, sinasabihan po ng kasundaluhan natin kung kailan sila labas. So bomba muna, kinanyon muna yung area, yung mga mortar bago sila lumabas, patakbo pa labas. Samantala, tinatayang nasa 300 sibilyan pa ang naiipit sa nagpapatuloy na kaguluhan. Victor Cusare, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na bisitahin ang mga sundalo sa Iligan City matapos na hindi matuloy ang pagtungo niya sa Marawi City noong Biyernes dahil sa masamang panahon. May report si Rosalie Cos. Suot ang kanyang military uniform at sukbit ang isang assault rifle, sinubukang muli ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Marawi City noong Biyernes. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa masamang lagay ng panahon. Ito ang ikalawang pagkakataon na ipinagpaliban ang pagpunta ni Pangulong Duterte sa Marawi City dahil sa bad weather condition. Ayon sa Pangulo, nais niyang magtungo ng Marawi upang ipakita sa tropa ng pamahalaan ang kanyang pagiging isa sa kanila sa pagtatanggol sa bayan. To be with the men, the fighting forces of government, I should show my face there. Hindi naman pwede yung peacetime ka na pumunta. Hindi naman yung sabihin mo na you place yourself in jeopardy, but somehow during the fighting, you should show yourself that you are with one in our desire to protect the Republic. At dahil hindi natuloy sa Marawi, binisita na lamang ng punong ehekutibo ang mga tropa ng 2nd Mechanized Infantry Brigade, Light Armor Division ng Philippine Army sa Barangay Maria Cristina sa Iligan City. Samantala, hindi naman masabi sa ngayon ng Pangulo kung may posibilidad na bawiin ang deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao bago sumapit ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa July 24. It's the armed forces and the police. I consulted them and said it was critical. So I have just to rely on the word of the armed forces and the police because they are the one keeping this republic healthy and alive. Pag sinabi nila wala nang delikado and everything is okay, then that is the time that they will leave martial law.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Kabilang sa tututukan ng Department of Education o DepEd kapag tuluyan ang nasupil ng mga sundalo ang Mauti Group, ang pagsasaayos ng mga nasirang paaralan at psychological debriefing sa mga mag-aaral at empleyado ng mga eskwelahan sa Marawi City. May report si Leslie Longbowen. Nasa 10 paaralan na may kabuuang mahigit 170 silid aralan ang naitala ng DepEd na partially o totally damaged bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Tiniyak naman ang kagawaran na agad sisimula ng pagsasaayos sa mga naapektuhang eskwelahan sa oras na matapos ang military operation laban sa Mauti Terrorist Group. Ang ating pong talagang focus po ngayon ay to rehabilitate, repair, and construct new classrooms if necessary sa Marawi City at sa ilang pang lugar na naapektuhan nga po nitong kaguluhan sa Marawi. Siguraduhing ligtas ito pong mga paaralan na ito bago po bumalik ang ating mga mag-aaral. Bukod sa rehabilitasyon ng mga paaralan, pagtutuunan din ng pansin ng DepEd ang pagbibigay ng tulong sa mga mag-aaral at empleyado ng paaralan pagdating sa psychological at social factors. Makaasa po kayo na yung dapat po natin gawin in terms of providing the necessary psychosocial intervention. We have to address yung psychological impact of this violence not only to our children but to our teachers and the non-teaching personnel. Sa ngayon ay nasa 22,000 na ang mga displaced learner mula sa Marawi o mga kabataang piniling mag-enroll muna sa mga paaralan sa ibang lugar. Hindi pa rin tiyak ng DepEd kung kailan maaaring magbukas ang klase sa Marawi at sa 8 paaralan sa Lanao del Norte na apektado ng kaguluhan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasig City. Ipinahayag ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang 6-month moratorium sa lahat ng uri ng loan payments para sa mga miyembro nito sa Marawi City. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Ahmad Rizal Dimoti, hiniling ito ng mga local government units dahil sa nagaganap na bakbakan sa Marawi City. Nagpapatupad din ng moratorium ang pag-ibig sa remittances ng kontribusyon ng mga Pag-ibig Fund members na taga Marawi. 1,000,000 pisong halaga rin ng relief packages mula sa Pag-ibig ang ilalaan para sa mga malong at hygiene kits ng mga apektadong residente. 10,000,000 pisong pondo naman ang nakalaan para sa psychosocial needs at livelihood training programs ng mga evacuees. Nilinaw ng Malacañang ang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na gusto niyang palawigin ang martial law hanggang 2022. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ito ay sariling opinyon ni Alvarez. Dagdag pa ni Abella na kay Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagpapasya kung palalawigin o hindi ang batas militar batay sa rekomendasyon ng AFP at PNP at iba bang stakeholder sa Marawi crisis. Susunod, patawuan ng NCR Police, naghahanda na para sa mga isasagawang protesta sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa July 24. Rehabilitasyon ng mga sumubong drug user, tututukan ang bagong pinuno ng Dangerous Drugs Board na si Junicio Santiago. Mga high-tech na signal jammers inilagay na sa loob ng New Bilibid Prison kasunod ng ulat ng panunumbalik ng illegal drug operation. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nasugatan matapos bumangga ang minamanehong tricycle sa steel barrier sa Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Pauwi na sana mula sa kasiyahan ang isang lalaki kasama ang kaibigan nito nang bumangga ang minamanehong tricycle sa isang steel barrier sa Barangay Cruz Quiquinto, Bulacan. Pasado alas 11 ng gabi noong Sabado, nagtamo ng bukol sa ulo, gasgas sa ilong at daliri ang biktima na kinilalang si Ramil Caparas, 58 anyos. Kwento nito, napapikit ito ng sandali at nagulat na lamang nang biglang bumangga sa steel barrier ang minamaneong tricycle. Wala namang tinamong sugat ang kaibigan nito na nakasakay sa sidecar ng tricycle. Nakainom siya ng konting alak. Ako pasero sa loob ng tricycle. Ano po ang ginawa niyo? Gumilid na lang? Gumilid na lang kami.
Kaya umikot siya nung masagi doon sa steel barrier. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ng biktima. Ngunit tumanggi nang magpadala sa ospital pagkatapos nito. Ayon naman sa asawa ng biktima, hindi ito ang unang pagkakataon na naaksidente si Caparaz. Ako nga po, nagkaroon ng pobis sa ganyang aksidente kasi kaalis lang namin sa sa provincial. 9 days kami doon. Eto na naman, sabi ko nga, inom din. Nagpapasalamat po ako sa inyo kahit paano naiyanohan niyo ang asawa ko. Na-rescue niyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Irerekomenda ng Bureau of Animal Industry na iban ang pag-aangkat ng karneng baka at manok mula sa Brazil matapos magpositibo sa salmonella. Nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng ulat. Yes, Ray? Halos 500 kilo ng karne ng baka at manok ang nagpositibo na sa salmonella virus. Mula sa 18 shipment galing sa Brazil na dumating ito lamang May 10 hanggang June 20. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, ang salmonella virus ay maaaring magdulot ng diarrhea o pagtatae kung makontamina ang pagkain. Ayon sa BAI na i-deliver na sa mga meat processor ang mga karne, subalit namamatay naman ang salmonella dahil lulutuin naman o dadaan sa matinding init ang mga ito. Sa ngayon ay 100% na ang ginagawang inspeksyon ng National Meat Inspection Service sa mga dumarating na shipment ng baka at manok mula sa Brazil. Hinihintay na lamang ng BAI si Secretary Manny Piñol upang irekomenda na iban na ang pag-aangkat ng baka at manok mula sa Brazil dahil sa insidente. Flor? Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City. Magpapatupad na naman ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng mga oil industry player, mahigit piso ang madaragdag sa kada litro ng diesel, 70 hanggang 80 sentimos naman sa isang litro ng gasolina at 80 hanggang 90 sentimos sa ang taas presyo sa kerosene. Ito ay kalawang pagkakataon na magpapatupad ng price increase ang mga oil company ngayong buwan. Tataas ng 8 sentimos kada kilowatt hour ang singil ng Meralco ngayong Hulyo. Dahil dito, aabot sa 8 pesos at 25 sentimos ang babayaran ng mga consumers ngayong buwan mula sa 8 pesos at 17 sentimos kada kilowatt hour noong Hunyo. Nilinaw ng Meralco na nagre-reflect sa singil sa kuryente ngayong Hulyo ang refund na 79 centavos. Ito ay bunsod ng over-recovery ng pass-through charges mula January 2014 hanggang December 2016. Gayunpaman, ayon sa Meralco, ang pangunahing dahilan ng bahagyang pagtaas ng generation charge ay ang paggalaw ng piso kontra dolyar. From May to June, nagkaroon ng depreciation of the peso from below 50 pesos per the US dollar to 50.47 pesos per US dollar in June. Nagdaos ng Anti-Crowd Disturbance Management Competition ang PNP National Capital Region na nalahukan ng iba't ibang PNP District Office sa Metro Manila. Bilang paghahanda ito ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Narito ang report ni Maki Libradilla. Nagkabatuhan, nagkabalyahan. Naging marahas ang mga realista para gibain ang depensa ng mga pulis. Ito ang senaryo sa Quirino Grandstand sa Luneta noong Sabado na bahagi ng Civil Disturbance Management Competition ng NCRPO. Nilahukan ito ng mga pulis sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Mga kawaniri ng PNP ang gumanap na mga realista. Ayon kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, isinagawa ang Anti-Crowd Disturbance Management Competition upang makita ang kahandaan ng mga pulis para sa inaasahang malalaking kilos protesta sa darating na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Expect kasi natin dito medyo may pag-aggressive ng konti yung mga realista natin na militanteng grupo, no? Dahil may mga issues sila na sinasabi ngayon. Like last year na puro suporta sa ating presidente.
Ayon pa sa NCRPO chief, layon din ang naturang kompetisyon na maipakita sa publiko ang pagpapatupad ng PNP ng maximum tolerance sa mga nagkikilos protesta. No, yung sa atin naman is yung para ma-exercise at mayensayo yung ating mga kapulisan at matuto sila na mag-tolerate ng mga violence, no? Yung pambabato, yung pananakit, no? Dito pa lang sinasanay na natin sila. Nakuha ng Northern Police District ang kampyonato dahil naitaboy nila ang mga relista na hindi masyadong gumamit ng dahas. First runner-up naman ang Quezon City Police District at second runner-up ang Regional Public Safety Police. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilulunsad na sa Miyerkules ng Department of Labor and Employment o DOLE ang libreng Overseas Filipino Worker o OFW ID card. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel kaugnay ng balitang yan. Yes, Aiko. Yes, team. Magandang tanghali. Simula Miyerkules, July 12, maaari nang kumuha ng OFW ID card ng libre ang ating mga kababayang nangingibang bansa at masamang may tanong mag-abroad. Ilulunsad dito ng DOLE, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng POEA, PhilPOS, DBP, SSS at ilan pa. Maaring mag-apply ang mga OFW online para sa entry ng impormasyon sa kanilang OFW ID card. Ang POEA na makipag-ugnayan sa PCOO Printing Committee na APO para sa pag-imprenta naman ng OFW ID cards. Ipapadala rin ito ng libre sa mismo kanilang mga address na nakatalaga naman sa PhilPOS. Kapag ang isang OFW ay may ID card, isa itong patunay na dumaan ang kanyang dokumento sa proseso ng POEA. Kasama ng Overseas Employment Certificate o OEC, magsisilbi rin itong travel exit clearance ng isang OFW valid hanggang 2 taon. Hindi na rin kailangang magbayad ng travel tax at terminal fee ang isang OFW na may OFW ID card. Magagamit din ito ng isang OFW para sa mas mabilis na pagkuha ng OEC at ang access sa mga one-stop shop e-services at ng ilan pang mga dokumento o mga proseso sa dokumento sa ilan pang government agencies. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat mula sa Maynila. Isusulong ni Senador J.V. Ejercito sa muli pagbubukas ng sesyon ngayong Hulyo ang mga panukalang reforma sa pabahay, procurement process ng AFP at ang Anti-Political Dynasty Bill. May report si Nel Maribuhok. Pinabulaanan ni Senator Joseph Victor Ejercito ang paratang ni Senator Antonio Trillanes na naging sunod-sunuran ng ilan sa kanila sa mga kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Senator Ejercito na sa katunayan, ilan sa mga provision ng tax reform package na priority bill ng administrasyon ay kinukwestiyon niya. What particular provision doon sa bill, Senator, ang gusto ninyo na baguhin? Sa tingin ko, medyo worried ako doon sa excise taxes on petroleum products. Okay. Dahil kapag gasolina ang pinatawag ng buwis, sigurado chain reaction. Chain reaction niya. Kaugnay ng mga panukalang batas, nais ng senador na maisulong ang reforma sa pabahay para sa mga sundalo at pulis. Dapat din anyang itayo ito malapit sa mga kampo at mas malaki ang sukat ng bahay ang ipagkaloob sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, gusto rin niyang magkaroon ng reforma sa procurement process ng AFP. Nais niya muling buksan ang investigasyon sa chopper deal na pinasok noon ng AFP. Ang sinabi talaga nila, minsan meron silang recommendation, bawa sa Air Force, bawa sa Army. Mm-mm. Halimbawa, ito yung pinag-aaralan nila kung ano yung angkop, ano yung bagay sa kanilang rules o ano yung sa kanilang specific task, no, sa kanilang paggagamitan. Uh-huh. Halimbawa, ito yung specific model na kanila na-recommend. Uh-huh. Pagdating ng magiging procurement na, sasabihin daw ng senior officials o ng D&D official o nasa procurement, ay tabi nyo na yan. Ito na lang kukunin natin. So may ganun. Okay yan yun na to. Oo. Maging ang Anti-Political Dynasty Bill ay nais rin maisulong ng senador. In fact, Daniel, ako ay author nga ako ng Anti-Political Dynasty. Okay. No? Sa Senado. In fact, doon sa isa sa aking mga panukalang batas na ipasa na, ang SK Reform Law, which is already a law, nandun yung anti-political dynasty provision na, kumbaga, ano to eh, testing ground. Kung maging successful, then we pursue it in a bigger spectrum. Mm-hmm. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Kukonsulta muna ang Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte bago muli makipag-usap sa National Democratic Front o NDF. Kung na ito nang naunang pahayag ng Pangulo na hindi tutuloy ang peace talks hanggat hindi itinitigil ng New People's Army ang extortion activities nito. Sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa, sa kabila na binigyan sila ng laya ng Pangulong Duterte na makipag-negosasyon, kailangan pa rin nila ang paggabay nito. Nakatagdag na rin ang ikalimang yugto ng peace talks sa buwan ng Agosto. Tututukan ang bagong talaga pinuno ng Dangerous Drugs Board ang rehabilitasyon ng mga sumukong drug user. Nasa telepono si Grace Cassin para sa detalye ng ulat. Yes, Grace. Lakay dumalo sa flag raising ceremony kaninang umaga si Dangerous Drugs Board Chairman Junicio Santiago. Ito ang unang araw sa opisina ni Santiago matapos italaga kamakailan bilang bagong pinuno ng DDB. Sa kanyang speech, sinabi niyang tututukan niya ang rehabilitasyon ng mayigit 1 million drug users na sumuko sa buong bansa. Ayon kay Santiago, dapat itong pagtuunan ng pansin upang hindi na bumalik na ang mga ito sa dati nilang mga ilegal na gawain. Plano niya ang kausapin ng mga local government unit para obligahin ng mga ito na gumawa ng paraan para hindi mahinto ang rehabilitasyon ng mga sumukong drug dependents. Hinikayatin din niya ang LGU na maglagay ng livelihood program para pagkakitaan ng mga ito upang hindi na muli magbenta pa ng mga ilegal na droga. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Yusek Ernesto Abella na malaking tulong si Santiago sa DDB sa War Against Drugs ng pamahalaan dahil dati itong pinuno ng PDEA. Lahay. Maraming salamat, Grace Cassin. Nag-uulat mula sa Quezon City. Bilang bahagi ng ipatutupad na mas mahigpit na seguridad, naglagay na ang Bureau of Corrections ng mga high-tech signal jammer sa loob ng New Bilibid Prison. Bunso dito ng muling pagbabalik ng illegal drug trade sa bilangguan. Ayon kay Bucor Director General Benjamin De Los Santos, ang mga signal jammers na binili sa Israel ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kaya nitong tukuyin kung nasaan ang telepono ginagamit ng mga preso. Kaya rin itong ma-retrieve ang mga lumang text messages sa mga cellphone ng mga bilanggo. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP at Movement for Restoration of Peace and Order na bumaba ang bilang ng mga dinudukot sa bansa. Mula sa Kamkrame, may report si Mon Hoxon live. Mon! Magandang tanghali, Floor. Kung dati-rati sa loob ng isang buwan o isang linggo ay nakakapagtala sila ng 2 kaso ng kidnapping, ngayon naman ay nakalipas ng 2 buwan ay wala pang naitatala na namang uri ng pagdukot sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay Teresita Ang C, chairperson ng anti-kidnapping advocate ng Movement for Restoration of Peace and Order, sa nakalipas na 2 buwan, wala silang naitala na anumang uri ng kidnapping. Aniya, malaking improvement ito kumpara sa nagdaang mga taon na kung saan ay mataas ang insidente ng pagdukot. Dati, sa loob ng 1 linggo, nakapagtala sila ng 2 kaso ng kidnapping. Ayon naman sa PNP Anti-Kidnapping Group, nakapagtala rin sila ng mababang bilang ng kidnap for ransom cases. Ayon sa PNP AKG, ngayong taon, simula noong buwan ng Enero, 9 lamang na kidnap for ransom ang naitala nila. Noong 2016 ay 29 na kaso, 38 noong 2015, 49 noong taong 2014, 52 noong 2013 at 26 noong 2012. Ang mababang bilang ay dahil sa mas pinaigting na operasyon ng pulisya at sa pakikipagtulungan na rin ng publiko. For kabilang na rin sa mga hakbang na ginagawa ng pulisya ay yung malawak na kampanya upang mabigyan ng sapat na kaalaman at impormasyon ang mga tao hinggil nga rito sa kidnapping. Isa rin dyan ay nagbibigay sila ng mga seminar sa mga businessman at sa ilang mga politiko upang maiwasan nga ang ganitong insidente. Yan ang latest mula dito sa Kamkrame. Balik sa iyo, Floor. Mon Hoxon, nagulat mula sa Kamkrame. Patay ang isang notorious snatcher at drug user matapos na makipagbarilan sa anti-drug operation kagabi ng Manila Police District. Samantala, isang bangkay ng lalaki na biktima ng pamamaril ang natagpuan sa Manila kagabi. May report si Reyna Anteponte. Patay ang 18-anyos na notorious na snatcher at drug user matapos umanong manlaban sa mga pulis sa barangay 660 sa Ermita, Manila alas 11 kagabi. Kinilala lamang ang suspect sa alias na JB. Sa inisyal na ulat ng Manila Police,
Isang residente sa lugar ang nagsumbong na gumagamit ang suspect ng illegal na droga. Agad silang nagsagawa ng operasyon para arestuhin ang suspect, ngunit na maril umano ito, naginantihan din ng mga putok ng baril ng mga pulis. Ayon pa sa kawaning ng barangay, sakit sa ulo ang suspect sa kanilang lugar dahil sa maraming kaso ng pang-hold up. Ang kadalasan nitong binibiktima ay mga estudyante at kasama rin ito sa drug watch list. Nakuha sa tabi ng bangkay ng suspect ang isang caliber 22 na baril, dalawang pakete ng suspected shabu at drug paraphernalia. Samantala, dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa UN Avenue, Paco, Manila, maghahating gabi kanina. Walang pagkakakinandan ang nakuha sa biktima na nakasuot ng pulang t-shirt at maong shorts. Sa pagtaya ng mga otoridad, nasa 40 hanggang 45 ang edad ng biktima. Kwento ng saksi, nakarinig siya ng 2 hanggang 3 putok ng baril at may nakitang nakasakay sa motorsiklo na 2 suspect. Madilim anya sa lugar, kaya hindi nila napansin kung may plaka ang motorsiklo. Bagaman may CCTV camera sa lugar, ay hindi naman ito nakatutok sa pinangyarihan ng pamamaril. Narecover ng SOCO ang 8 basyon ng bala ng kalibre 45 sa lugar. Inaalam pa ang posibleng motibo sa pamamaril maging ang pagkakakilanlan ng biktima. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Manila City. Arestado ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo matapos mahulihan ng kalibre 38 sa isang checkpoint sa Agham Road, Quezon City. May report si Rajel Adora. Pauwi na sana galing Kasayahan ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo ng sitahin sa isang checkpoint sa Agham Road, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ngunit sa halip na tumigil ay dumire-diretso ang mga ito ayon sa QCPD Police. Naabutan naman ang mga ito ng mga otoridad makalipas ng ilang saglit at agad na hinuli. Kinilala ang suspect na sina Andrew Motang at Gilbert Dalot. Nakumpiska sa kanilang isang kalibre 38 na walang lisensya at ilang piraso ng bala. Ayon sa QCPD, sinita nila ang mga suspect dahil wala umanong helmet at plaka. Natuklasan din na walang driver's license ang mga nahuli. Nakita dun sa driver ng motor na nakatak yung caliber 38 revolver sa bewang niya. The same time, nung hiyan natin siya ng driver's license, wala rin siyang maipakita. At saka silang 2 under influence ng likor. Itinanggi naman ng mga suspect ang paratang sa kanila. Ayon sa kanila, nakaligtaan lang umano nilang dalhin ang lisensya ng baril. Nagvo-volunteer umano sila sa Quezon City Anti-Crime Group. Agad namang dinala ang 2 sa Quezon City Police Station 2 para sa karagdagang investigasyon. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakakaarnap kagabi ang sasakyan ng isang radio reporter na nakaparada sa LRT Libertad Station sa Taft Avenue. May report si Azer Kadapan Jr. Nakaparada malapit sa LRT Libertad Station sa Taft Avenue ang kotse ng isang radio reporter nang tangayin ito ng hindi pa nakikilalang mga suspect eksakto alas 8 kagabi. Kinilala ang biktima na si Jojo Sikat, 51 years old, reporter ng DZRJ. Kwento ni Jojo, ipinarada nito ang sasakyang Toyota Corolla na may plakang UHJ-783 sa madilim na bahagi ng lugar. Sinundo umuno niya ang kanyang pamilya sa LRT station at wala pang 30 minuto ay bumalik na ito sa sasakyan. Laking gulat na lamang ng biktima nang makitang wala na ang kotse nito. Ayon sa ilang saksi, tinangay ang sasakyan ng isang lalaki at isang animoy tomboy na siyang nagmaneho nito. Kaya yung mga taong nandoon sa tabi, yung mga pasahero, tinanong ko rin, sabi nila, kaalis lang daw, maripas ng harurot yun. Naatrasan pa nga raw sila, munti ka sila masagasani. Nakuna naman ang CCTV camera sa lugar ang mabilis na pagtakas ng mga suspek sakay ng nakaw na kotse. Nagpakalat na ng alarma ang mga pulis upang madaling matunton ang ninakaw na sasakyan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Kinala ang abot sa 11 milyon piso ang halaga ng nakupiskang hinihinalang shabu sa Anti-Illegal Drugs Operation ng Philippine National Police nitong Sabado. May report si Mon Oxon.
Arestado ang tatlong drug suspect sa isinagawang bypass operation ng Northern Police District sa isang condominium sa Quezon City noong Sabado ng madaling araw. Kinilala ang mga ito na sina Darwin Lazarte, Jun Margopo at Eugene Lodovice. Nakuha sa mga suspect ang 4.6 kilogram ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 11 milyong piso. Ayon sa hepe ng Drug Enforcement Unit ng NPD, mayroon pa silang minomonitor ng mga kasamahan ng mga ito sa Metro Manila. Meron pa kaming magpapalaw pa kami. Titignan pa namin kung makukuha pa namin yung nasa ulo nila. Nakakulong ngayon sa NPD headquarters sa Caloocan ang tatlong suspect. Nahaharap ang mga ito sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatin ang ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugtu, Frima. Nakalasalamat lakay at Maya Paugtu ka rin kekatamong kasambahay. Ining kekatamong balita, iba't ing niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Alinalamam niya pa si Bayong Extension ng lokal na gobyerno ng Baguio City karing illegal settlers king bibak properties ang pong i-demolish na niya kanu ini king tutuking bulan. Ining balita ng Marvin Calas. Ituloy ang tilokal na gobyerno iti Baguio City ti panag-demolish iti Benguet Ifugao Bontok Apayao Kalinga weno bibak properties da ito'y sumaruno a bulan. Kinuna ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan umanayin iti innam apulong aptawen nga panagtalinaed dagiti illegal settlers sa Jay Paset ken panawenen tapno mausar iti gobyerno iti nahuna adaga. Iti June 30 pay kuma ang masapol nga nariba dagiti illegal nga istruktura sa Jay Bibak Properties ngem intantanda ito iti talo a bulan tapno makapanaw dagiti agtaltalinaed ditoy. Kunin nila lahat ng kanilang mga improvements diyan bakit di property para makapag-comply tayo din sa sinasabi ng audit na dapat the city government should exert effort to generate income from these properties. Yun lang yung ano dyan eh, issue dyan. 5.8 pamilya iti agtaltalinaed sa Jepaset ngam kaadwan kadagitoy kat pinilidan nga pumanaw. At damat dagiti sa bali a pamilya nga madida nga umalis sa Jay napili a relocation site sa Jay Longlong La Trinidad. Gaputa saan pa'y nga naiurnos dagiti pasilidad. Ang hinahabol lang namin yung rights. Iba, meron naman yung precedent policy na kung walang relocation, hindi muna i-demolish. Mang namnamamat iti lokal a gobyerno na voluntaryo a pumanaw dagiti illegal settlers tapno maliklikan ti aniyaman agulo. Marvin Calas, UNTV, Damdamag kan Panangalaw, Baguio City. Meto nga Junior Rescuer Olympic ing gewa daking kabanatuan City Nueva Ecija. Mekiabe lakeni rin nga duwang dalang estudyante king elementarya ampong sekundarya king balen. Ining report ng Danny Munar. Nagpakita ng husay, bilis at galing sa pagbibigay ng pangunang lunas ang nasa 176 na elementary at high school student sa Cabanatuan City sa isinagawang Junior Rescuer Olympic Competition noong Biyernes. Tiningnan ang kasanayan ng mga ito sa bandaging, splinting at pagbuhat sa mga pasyente. Ang Rescue Olympic ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ayon sa Department of Education, mahalaga ang pagsasagawa ng ganitong aktibidad upang makatulong sa pagbibigay kaalaman at makapaghanda sa mga sakuna ang mga kabataan. Angat po namin dito na sa murang edad pa lamang po ng ating mag-aaral ay masanay na po natin sila sa pagtugon sa panahon po ng kalamidad. Unti-unti, pinupuno natin yung kanilang kaisipan pagdating sa first aid para maabot natin yung saving lives. Itinanghal na champion sa kompetisyon ang Cabanatuan North Elementary School at San Josep National High School na nakatanggap ng tigda 20,000 pisong premyo. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Biklat nening Davao City Government ing mumunang diling one-stop shop king Balen. Lege de inikin peka Maragula Hospital king Balen bang maging mabilising proseso daring medical claims daring pasyente. Ining balita ng Marisol Montaño.
Giabrihan na atong miaging Biyernes ang pinakaunang one-stop shop sa Davao City. Kini anaa atbang sa Southern Philippine Medical Center para makatabang sa mga pasyente ug mga paryente niini nga mapadali ang pagproseso sa medical assistance. Kauban sa mga ahensya sa lokal nga pagamhanan nga maghatag og serbisyo ang maong one-stop shop, ang Department of Social Welfare o DSWD, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ug Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Aduna usab kini ginatawag galinga para sa mahirap program nga nagahatag og financial, funeral o burial ug pharmaceutical assistance. And then hopefully all combined plus ang deduction nimo sa PhilHealth dako ang imuhang ma-access na assistance. Sa karon kay naa sa usa ka temporary office space pa lang ang one-stop shop. Ginalaumang mabalhin kini sa mas dako nga lugar sa sunod nga tuig kung mahuman ang construction sa 2 million peso building nga gigahin para niini. Maruso Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Susunod, Championship Showdown ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa UNTV Cup Executive Face-Off mamayang gabi na. Mga dating professional basketball players at executive selections maghaharap naman sa isang exhibition game. U.S. President Donald Trump planong bumuo ng Cyber Security Unit matapos ang pulong kay Russian President Vladimir Putin. At sa serbisyong kasangbahay, munting pangarap ng isang lola na mag-isang kumakayod para sa kanyang pamilya, binigyang katuparan ni Kuya Daniel Razon. PNP Responders at AFP Cavaliers handang-handa na para sa kanilang title showdown sa UNTV Cup Executive Face-Off mamaya sa Smart Araneta Coliseum. Narito ang report ni Bernard Dadis. Under the basket, go down, go! Drive to the basket, finds its way home. Ilang oras na lamang ay masasaksihan na ang championship game ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Smart Araneta Coliseum. Una rito ay matutunghayan ang exhibition game ng mga executive ng mga koponang kalahok sa UNTV Cup laban sa mga dating professional basketball players alas 6 ng gabi. Oh, isang napakagaan at napakagandang oportunidad para makasama ang mga dati naming idols, pero hinangaan yan ng buong bansa. At napakaganda rin ng mga purpose o paraan ng magiging benefit itong game na to. Dad, nagpapasalamat kami sa UNTV for giving us this opportunity. Binigyan kami ng pagkakataon kahit ngayon na edad namin, makasama namin sila at makalaro. At the same time, kasama namin sila naglalaro, nag-i-enjoy kami, we're having fun, at the same time nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. 1,000,000 piso ang ibibigay sa samahan ng mga dating professional na basketball players na tumutulong sa pagpapagamot ng kanilang mga kasamahan na may sakit. Napakalaking bagay na makatulong sa mga dating nagdala ng karangalan sa atin sa larangan ng basketball, pero sa kasalukuyan ay nahihirapan sa kanilang buhay. Lalaro ko kami na maganda kasi alam namin na yung pupuntahan ng proceeds para sa magandang bagay. Salamat po sa UNTV at sa mga PBA players na to. Noong nakaraang Biyernes, nag-ensayong lineup ng executive selections bilang paghahanda sa kanilang exhibition game. Masarap sa pakiramdam eh, makakalaban mo yung mga dating PBA. Gumawa lang kami ng simpleng play para hindi naman na magulo kasi iba-ibang team sila eh. Para naman merong yung ikot ba ng bola sa court, maganda yung yung pasahan. Para sa executive selections, isang malaking karangalan na makasama sa hard court ang mga manlalaro na nagbigay ng karangalan sa ating bayan. It's a privilege na maging miyembro ng selection ng executive UNTV Cup. Kasi mga kalaban nga namin yung mga, siyempre, PBA legend dyan eh. Iba yung mga narating niya. Samantala, alas 7:30 naman ng gabi ang championship game ng AFP Cavaliers at PNP Responders. 1,000,000 pisong premyo ang makakamit ng tatanghaling kampiyon at kalahating 1,000,000 piso naman para sa runner-up. 250,000 pesos naman ang third place na nakuha ng DOJ Justice Boosters, 200,000 pesos sa Judiciary Magis na nakuha ang ika-apat na pwesto,
at tig 100,000 piso naman sa Senate Sentinels at BOC Transformers na nasa ikalima at ika-anim na pwesto. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue, Philippines. U.S. President Donald Trump said in a tweet on Sunday that he discussed forming a cybersecurity unit to guard against election hacking with Russian President Vladimir Putin. Tweeting after his first meeting with Putin on Saturday, Trump said now was the time to work constructively with Moscow. He also tweeted that Mr. Putin vehemently denied interfering in the U.S. election at their first face-to-face encounter at the G20 on Friday. Meanwhile, Hamburg city officials said on Sunday that the violence seen in three consecutive nights of rioting during the G20 summit was beyond what experienced officers had ever seen. Police said a video taken from a police helicopter with thermal camera image camera showed anarchists on a rooftop throwing a Molotov cocktail down on police officers and a water cannon. In another instance, police said a steel bullet probably fired from a slingshot entered an armored water cannon. Hamburg mayor said he hoped those responsible for the crimes would face substantial punishment and that more perpetrators would likely be identified. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Kim. Thank you, Victor, for the latest news abroad. Wagigis sa second weekly elimination sa buwan ng Hulyo ang awiting You're All I Need na likha ng isang singer-songwriter mula sa Pangasinan. Narito ang report ni Monok Son. Our winning song is You're All I Need, composed by Jessamay Mirador. Sa loob lamang ng ilang minuto, walang kahirap-hirap na nalikha ng nurse mula sa Pangasinan na si Jessan May Mirador ang kanyang unang entry para sa A Song of Praise Music Festival. Ganun paman, aminado ang singer-songwriter na wala sa kanyang hinuha na makapapasok man lang ang kanyang likhang awit na You're All I Need sa Praise Songwriting Competition. At lalong hindi niya inaasahan na mapipili pa ito bilang weekly winner. Sobrang saya ko po kasi hindi ko talaga in-expect na makukuha sa screening yung pinasa kong kanta. Kasi yung kantang yung sinulat ko pa since last year. And mabilis ko lang pong nasulat yung kanta, siguro mga 15 minutes, and galing talaga siya sa puso. Umani naman ang papuri mula sa mga hurado ang nanalong song entry. Gusto ko yung melody. It's very light. It uplifts the soul. Gusto ko rin yung mga comparisons sa You Are the Pill to My Pain and You Are the Key to My Change. Gusto ko yung comparisons na ginagamit mo. I think this is a very strong song. When you're able to treat those minor wounds dito sa kanta mo, this is a very healthy song. Talagang panlaban to. Isang magandang choice din para kay Judge Junji Marcelo ang ginawang pakikipag-collaborate ni Jessan sa ibang artists. Maganda yun. Restraint is good. Kasi, you know, magandang ibinapaubaya din sa iba. Minsan collaboration is good. So I commend you for that. Samantala, tiwala naman ng song interpreter na si Shi Espariago na tough contender sa ASOB Music Festival si Jessan. Nagkaroon ng laban yung song ni Jessan. Nagkaroon ng confidence. Sabi ko nga sa kanya, ang lakas ng laban ng song mo. Lord, you are great. By your grace, you have shown me what's like above. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagkaloob ng Muntim Pangarap program ni Kuya Daniel Rason ang matagal nang hiling na makinang panahi ng isang lola na tiga Cavite. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadil. Nagsisiksikan sa isang maliit na bahay sa dating resettlement area sa Dasmariñas, Cavite, ang pamilya ni Aling Lita Guerrero. Kasama niya rito ang kanyang asawa, anak at dalawang apo. Si Nanay Lita na lamang ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya dahil nagkaroon ng emphysema ang kanyang asawa. Ito po nga na buhay ko ngayon, matagal na po ito. Kasi po dati di ba nagdodormat ako.
Yung malalaking party noon, yung pinakadulo na, yung pwede nang gawing ipansalansal, itatabi ko yun. Pag nakaipon ako, isasalansan ko. Pag nakaisang bundle kami, ipapabenta ko na yun. Binibili po yung 10 piso, yun akin ang tela. Halos 3 oras lamang din kada araw kung matulog si Nanay Lita upang makarami ng nagagawa at nasasalansang basahan. Ngayon po, bago ako matulog, kailangan magsalansan ako ng 3 bundle. Hindi po pwedeng isipin yung pahinga. Di pag nagpahinga po ako, di pahinga din kami lahat sa pagkain. Nag-aanap pa nga ako ng ekstrang labada eh, kahit 65 na ako eh. Matagal nang hiling ni Nanay Lita na magkaroon ng gamit sa pananahi at sa pamamagitan ng kanyang anak na si Aris ay naiparating ang kanyang munting pangarap. Bukod sa bagong makinang panahi, pinagkalooban din ng programa ang Pamilya Guerrero ng bigas at grocery items at dagdag puhunan na mula naman kay Brother Eli Soriano. Unang-una po sa Diyos. Pero Daniel, maraming salamat po. Brother Eli, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po sa amin. Hindi po namin malilimutan to, Brother Eli. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutuan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.